Ano yun? Nawala sila. Napindot nila. Nawala! Nawala sila. Tapos, dadalhin natin sila ulit. Wala eh. In celebrating our 42nd anniversary of the Risen Christ Fellowship. We thank you, Father, for all the good things that have been in the 42nd year anniversary of God's goodness in our church. We can still vividly recall those happy years that have passed na magsimula ang church na ito. Sa pamamagitan ni Dr. Ramon Jane Santos, who spent one half of his life serving him. Nagkaroon sila ng Bible study. At pagkatapos ang Bible study nito ay nagkaroon ng pagbabago ng korte. Napasama ang mga tauhan sa balik-balik. At nagsimula ang Samsonalic Singers. They were namin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang mga gawain at sa panghipo sa mga taong ginamit niya bilang dalo niya ng pagpapal. Si Dr. Santos kasama ang ilang member ng Catholic Church because he is a Catholic during that time. Meron ilang member na nagkaroon ng pagbabago ang kanilang mga buhay. Hallelujah! At pagkatapos nito, isimila ng iba pang grupo ng mga manahaw, katulad ng The Channels of Praise, Colossians ni Sister Mel Parmejo. At nagkaroon talaga po ng pagpapago, naging masigla ang gawain. Goodness and blessing that has come from Reverend Owen Shackett, in-assembling church na ito. At nang magkaroon ng speed, ibinaubay ako sa kay Dr. Santos ang pamahala ng Diyos. San Francisco del Monte Elementary School. So, iba't iba po. Napakabuti po ng Panginoon na pinakita sa atin ang magkakayang bagay na ito. Na hanggang ngayon, very clear in my mind. Then Jesus said to them, "Again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you." So good. Ito po napakabuti ng Panginoon. Nakita natin ang pagbukas ng landas na binigay niya para lalo pang magpapala ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng gawain. Ibinigay niya para sa atin. Galatians chapter 3, verse 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female,
for you are all one in Jesus Christ. And so, we started constructing little by little. The love of everyone was overwhelming. Because we have two beings, is the creator of heaven and earth, is our Lord and Savior. As I said, we love together. But let a man examine himself, and so that he eat of that bread and drink of that cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sickly among you, and many sleep. For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup. After supper, saying, Damn it.